Magandang araw mga ka-OFW, ako po si Tots and I am the accidental OFW. Layunin po ng vlog na ito na magbigay sa inyo ng mga business and financial advice sa ating mga ka-OFW at mga travel tips and advice sa pamilyang OFW ng Pilipino. So real talk po tayo, dapat ka bang mag-guilty na nagtrabaho ka as OFW? Ano-ano yung mga guilt mo? Number one, nagigilty ka dahil iniwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas at nagkakahiwalay kayo. Now, ang mindset natin is ang pamilya dapat hindi siya iniiwan. Ang pamilya dapat laging magkakasama bilang pamilyang Pilipino. Dapat lagi kayong magkakabulod. Pero isipin din natin na kaya tayo malis is para rin sa pamilya natin, na isinakripisyo natin yung pagbabatak-watak natin pansamantala para sa magandang buhay sa kinabukasan. At dapat naiintindihan ng mga pamilya nyo kung bakit nyo ginagawa yung sakripisyong ito dahil na rin para sa kanila. Hindi ka naman umalis at nag-OFW para takasan yung responsibilidad mo o para takasan yung buhay mo sa Pilipinas. Nag-OFW ka dahil gusto mo na mabigyan sila ng magandang buhay sa kinabukasan. Pangalawa, nagigilty ka dahil iiwan mo yung karir mo para magtrabaho ng isang trabaho na napakalayo doon sa napag-aralan mo at napagtapusan mo. Kung manager ka sa Pilipinas, magiging DH ka sa ibang bansa, kung supervisor ka sa Pilipinas, magiging food attendant ka, manual operator, tagalinis ng kitchen, tagalinis ng kung ano-ano pa, or iba pang mga trabaho na malayong-malayo or mas mababa doon sa nakasanayan mong trabaho. Ngayon, mga ka-OFW, pag pumunta tayo sa ibang bansa, hindi lang yung career yung iniwan natin dapat sa Pilipinas. Kailangan iwanan din natin yung pride natin dahil yung pride natin na yun yung magpapahirap sa atin sa pag-a-adjust sa buhay sa ibang bansa. Kung ang lagi mong iniisip ay dapat ganun din yung magiging trabaho mo or dapat yung sweldo mo sobrang taas dahil nag-aral ka sa ganitong university or nagtapos ka sa ganitong course or nagtrabaho ka sa ganitong company, then mahihirapan tayo sa pag-a-adjust. At ganun din yung mindset natin at saka yung emotional attachment natin at hindi natin magagawa na mabuti yung trabaho natin. Pwede naman na makuha natin yung trabaho na yun na gusto natin, pero mag-uumpisa talaga tayo sa umpisa. Mag-uumpisa tayo sa mababa. May mga instances na nakakaswerte yung iba na manager sila sa Pilipinas, magiging manager sila sa ibang bansa, pero hindi sa lahat ng bagay ganun yung mangyayari. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganun yung magiging experience or magiging karanasan. May mga sacrifices at may mga pride na kailangan nating lunukin para makapag-umpisa tayo at maumpisahan natin yung pangarap natin sa pamilya natin sa Pilipinas. Number three, nagigilty tayo dahil iniwan natin yung mga barkada natin at mga kaibigan natin sa Pilipinas. Nakikita natin na tuloy yung buhay nila, tuloy yung pag-inom nila, pagkain sa labas, panonood ng sine at iba pang mga activities na ginagawa natin dati. Yung paghiwalay natin sa kanila, sana kung totoong kaibigan sila, maintindihan nila at gagawin nila yung mga bagay-bagay para mapadali yung pag-a-adjust natin sa ibang bansa. O pwedeng bibigyan nila tayo ng words of encouragement, may mga remembrance sila na ibibigay sa atin pag alis natin para maalala natin sila. Ngayon, yung mga kaibigan natin, hindi sila dapat yung mga magpapahirap sa atin. Hindi sila yung mga taong sasabihin nila na, uy, nag-abroad na yung kaibigan ko, so meron na ako lagi mauutangan. Or, uy, pare, yung inaanak mo, magbe-birthday siya, ganito-ganyan, since nasa abroad ka, ikaw yung sumagot ng ganito. Or, uy, mare, alam mo ba, si kumpare, nakita ko, etc. na siya yung pinagmumula ng chismis na yung isip ng OFW instead na makapag-adjust at makapag-focus doon sa trabaho niya is naiwan sa Pilipinas dahil iniisip kung ano yung ginagawa ng asawa niya or yung mga... So, naging OFW ka para gumanda yung buhay mo at ng mga kapamilya mo. Hindi dapat yung guilt mo yung manaig lalo na at kailangan mong mag-adjust sa ibang bayan, sa ibang business or workplace or work environment. So, yung mga guilt mo na yan, ilagay mo lang yan sa ilalim ng kama or ilagay mo sa ilalim ng unan. Minsan, bisibisitahin mo, pero hindi po pwedeng daladala mo yan araw-araw kung saan ka nagtatrabaho or kung ano yung ginagawa mo.
alalahanin mo na yung guilt na yan ay naka-base sa past and sa present condition mo, na hindi na sila, wala na sila doon pagka na-achieve mo yung goal mo at saka yung dream mo para sa mga pamilya mo, dahil nandoon ka na sa mindset ng future. And may mga taong pagmamalasakit sa'yo at pipilitin nilang malesen o mabawasan yung pag-aalala mo o pagiging guilty mo. So maging open ka sa kanila at ipaliwanag mo rin sa kanila na kailangan mo yung suporta nila para doon sa mga bagay na yun. Maraming salamat po mga ka-OFW, at kung nagustuhan niyo po ang video ito, click niyo lang po yung like button. And kung gusto niyo pa po yung mga videong ganito, mag-subscribe po tayo at pindutin po natin yung bell notification icon para alam po natin kung may mga bagong videos tayo na i-upload. Kung meron po tayong tanong, karanasan, or tips sa ating mga ka-OFW, mangyari po lamang na mag-email po tayo sa dxofw@gmail.com. or mag-visit po tayo sa ating website, daofw.com. So maraming salamat po, at hanggang sa susunod po na video mga ka-OFW.